Alam mo, Shai, sabi nila, mahirap mga mod. Ay, totoo yan, no? Lalo na sa school, di ba? Pero ngayong umaga, walang babagsak at mga ngamote. Dahil, pida natin ngayon ang kamote. May kamoteng Terrific! Kamoterific surprise daw from Chef JR. Alright, okay, let's call on Chef! Chef! Hi, Chef JR! Good morning and thanks for joining us here this... Of course. Good morning this Monday? And yes. May surprise ako sa inyo. Oh. And basically, kadalasan kasi pag sinabi natin kamote, side dish. Actually, hindi siya talaga yung... main nakakainin mo for your meal eh. Pero plain! Totoo. And yun nga, medyo may traction or may parang conversation ngayon with kamote. And parang yung conversation is it worth replacing sa rice. Pound for pound, yes, may mga makukuha kang benefits. It's healthier. Siguro, I'm not dietitian, pero what we can say is definitely pwede siyang gawing alternative. High in vitamin A, E, vitamin C, meron din. So, high in fiber din siya. So, pwedeng-pwede talaga siya. Kung vitamin, kung sustansya man ang usapan, talaga naman masustansya sa kanin. Pero, Chef, ito nga, since sinasuggest nga itong replacement sa kanin ngayon, magkano ba kasi ang kada kilo ng kamote? Alam mo, kasi mas mura talaga siya. Mas mura siya. Definitely, may mga season din siya. But at the lowest, meron kang mabibili nito 30, 40, depende rin sa kulay na bibilin mo. Oh, yeah. So, okay. Nagre-range siya from 40 pesos to 70 pesos. Okay. Sa dami. So, pwede na. Yeah, pwede na. Lalo na pag yung white yung bibilin mo, normally nasa 40 pesos per kilo lang yan. Ito ba yun? Eh, Chef, matanong kita, ano bang klaseng kamote yung gagamitin natin ngayon dito sa ano mo? Sa ating dish, nagkamote guisado, we'll be using yung ating violet o yung purple violet. And then yung ito yung nakagisnan ko. Mimix natin. Mimix natin siya. So, mas sabi nila, mas healthy, generally speaking, yung ating purple. Medyo, meron pa actually yung variety na mas matingkad yung kulay dyan eh. Mas mahal lang to ng konti, but definitely, it's worth adding into your diet. Alright, ano bang klaseng dish ang gagawin mo sa amin, Chef? Again, we'll be making our kamote guisado. And literal, ikigisa lang natin yung ating kamote. We have here a protein element, pero mamaya babanggitin natin yan. The first thing that I would need to do is, dahil sa kanilang lahat, of course, pre-cook na yung ating longganisa, yun yung ating pinaka-protein element. So, ito na yung susunod na pinakamatagal maluto, yung ating kamote mismo. Papalambot din. Guisado the Chef JR way. Yes. So, medyo iba-brown lang natin ng konti. If you cut kasi your sweet potatoes ng mas maliliit, mas madali siyang maluluto. Okay. Diba? Alright. Okay. And then, yung yellow chef, no? Yan yung ano, kamoteng kahoy. Tama ba? Iba pa yung kamoteng kahoy. Okay. So, iba rin yung kanyang nutritional value. Pero pareho silang root crop. Yung purple. Yung purple is dito ko nasanay. Ito yung sa lola ko eh. Yung lola ko palaging ano purple yung inaano niya. Yung binoboil tapos pinapapak nila to eh. Sarap. If you want, speaking of boiling, if you want na medyo mas healthy pa yung pagkonsumo ng sweet potato, basically boiled is the best way of. Yeah. Lalo na pag may mga health restrictions tayo. Tama. So siya talaga yung pinaka suggested or pinaka advisable na way of cooking. Snacks, kumbaga. Healthy snack. Na, nasa onion na tayo. Yan. So, ng kamatis. Sibuyas. And maganda dito, lalong-lalo na dahil maliliit yung cut natin. Siguro less than 10 minutes, pwede na tayo mag-serve. Alam mo, feeling ko dito talaga ako matututo sa unang hirit magluto. Wala akong plano eh, pero dahil nakikita ko si Chef palagi nagluluto dito. Ako may natutunan gusto na ako. Gusto ko nang mag-aral talagang totoo. At least na-inspire kita, diba? Oo nga, ako pwede na mag-asawa. Ala! Parang ka ba? Tulog pa ata siya. Ang bilis na. Mamaya-maya tayo. So, yung natutunan ko dito, puro kain natutunan ko. Tamang-tama dun sa, di ba, pinapantayan natin yung diet ng ating guest na elepante. Alam ko, mahilig kumain si Galoy eh. So yan, just for color, this is optional. And then, syempre, it adds siguro a certain level of flavor freshness doon sa ating dish, yung ating bell pepper. And nutrition, di ba? Of course, nutrition. Yan. Bell pepper. May something like nga sa bell pepper na ang sarap. Ang sarap niya. Kahit sa pizza, okay na okay. And maganda rin kasi sa kamote natin, very versatile. Pwedeng-pwede mo siyang ihalo. Ayan, kagaya niyan, we're adding in our pre-cooked na longganisa. If you have leftover any meat, pwedeng-pwede nyo rin siyang i-substitute.
Oh, okay. If you're coming from breakfast, tapos may tira kayong ulam, yes. Pang lunch nyo, kamote. Oh, ayan. Kaiba naman, no? So I'll just add in more of our pre-cooked na kamote. Wow! There you go. And ganun lang kasimple, we are ready to serve. Grabe, right. Nakakabusog yan, no? Like ang bigat this, sa chanya. Is this what we're gonna consume? Yes. Oh, maganda dito sa dish natin na to, it's a one complete meal. Kasi yung sweet potatoes natin would serve as our starch. Wow, okay, all right, na. Let's put it here. Ang kamote guisado ni on Chef our serving JR. Plate. Ayan na nilagyan ang serving plate. Siyempre, parang, kailangan presentable. Gusto ko maghanap ng kanin, pero parang ito nga yung substitute sa kanin. Substitute sa kanin, Kaloy. Ayan, and then, just for garnish, we'll just add in some eggs. Optional din right. Kung... gusto ninyo? Parang perfect for ano breakfast. Breakfast, saka lunch, for the dinner. Oh, ba? Na. Pupwesto na, chef, pupwesto na kami. Ako nang bahala sa ating na. Service. Yan. So ganyan lang kasimple yan. Excuse me? There you go. Alright, ayan. Parang kailangan na lalamunan ko ng ano. Okay. Do the honor. Ito na sa akin. Alright, go. Tignan natin. Okay. Okay. Ayan na. Ayan. Ako, ay, okay, ako dito ako nako dito nakukuha. Syempre kukuha ako ng longganisa at of course. Wow! Wow, ang sarap. 'Di ba? Napakasimple lang yan. And then you could also add in more vegetables if you want. Carrots. Mm, celery, pepper. 'Di ba? I think mostly hindi na maghahat ng kanin pero ako kailangan ko pa rin ng kanin ha. Para sa iba pang lutuing, masustansya at masarap, tutok lang kayo dito sa Unang Hirit. Maraming salamat, Chef, sa agahan. Oh, sarap!